Simulan natin ang balitaan sa first day high ng mga estudyante. Bawat eskwelahan, sinisigurong nasusunod ang health protocols. Pero tulad noong pre-pandemic, kaliwat ka ng aberya ang sumalubong sa kanila. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal Kayla Makantan. Unang araw ng balik-eskwela ng mga estudyante, nagbabalik rin ang ilang problema. Wala pang liwanag ng madatnan ko ang grade 7 na si Prince Jomar sa harap ng Quezon City High School. Mabuti na raw ang maaga kaysa maipit sa traffic lalo't balik-eskwela na ang karamihan. Ano oras ka dumating? Traffic ko mamaya mga 4:40 ko ganun. Pagpatak naman ng alas 7 ng umaga, naipon at halos umabot na sa Kamuning Road ang pila ng mga estudyanteng papasok sa Quezon City High School. Isa lang kasi ang gate na bukas. Bawat estudyante, kinailangan munang dumaan sa temperature check at disinfection tunnel. Makalipas ang halos 30 minutes, binuksan na rin ang isa pang gate para mapabilis ang proseso. Halos ganito rin ang eksena sa bagong Silang Elementary School sa Caloocan. Nagpang-abot kasi ang first batch ng mga estudyante na palabas na sana ng paaralan at second batch na papasok pa lang. Naikinadismaya ng mga magulang. Ang sistema raw kasing napag-usapan, sa harap ang entrance, habang sa kabilang gate naman ang exit. Ang kaso, nasira ang exit gate. Kinalaunan, nabuksan din ito at lumuwag na ang daloy ng estudyante. Sa Commonwealth Elementary School naman sa Quezon City, hindi pinayagan ng mga magulang na maihatid ang kanilang mga anak sa classroom. Tuloy ang mga chikiting nag-iyakan. Hamon sa ibang paaralan, peaceful and orderly raw ang naging unang araw ng new normal learning ayon sa DepEd. Nawapairali ng lahat ang disiplina sa pagsunod sa health protocols para sa ligtas na balik-eskwela. Mobile Journal, Kayla Makantan, hatid ang mukha ng balita.